bumuo na mga kababayan ng team, special teams, yung ating Philippine National Police para mag-imbestiga po sa mga protektor ni Kibuloy. Saka para hantingin mga kababayan si Harry Roque, issue to kill order na po ninyo. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Yun ang ugali nila, yung kanyang idol na si ano, na si Digong. Ganyan po. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pusa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Mapalad kayo kasi walang ganong policy. Mabait yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga inaabuso ninyo. Pero hantingin na kayo itong si Harry Roque. Nangayayat na po si Harry Roque. Parang hindi na nga po nakakapaligo. Grabe po binagsak ng kanyang katawan. Malamang hindi na ito kumakain ng maayos. Tingnan ninyo ang nguso. Pagitan niya, Mr. Maravillas, ganyan yung nguso ni Harry Roque. Iwan ko. Kung bakit ganyan, parang hindi na makahigop ng sabaw. O, di ba? Ito yung balita ngayon, mga kababayan, sa Philippine Daily Inquirer. PNP forms special teams to probe Kibuloy's protectors at tanapin si Attorney Harry Roque. Sabi dito sa Manila Bulletin, let the hunt begin. PNP forms tracker teams versus Harry Roque. So sabi dito sa balita, special composite and tracker teams have been formed to investigate those who sheltered alleged rapist Apollo Kibuloy and to locate former presidential spokesperson Harry Roque, sabi po ng Philippine National Police. So sabi po ng PNP na yung team po, kasama dito yung Criminal Investigation and Detection Group or CIDG at saka yung Anti-Cybercrime Group ACG officials. Sabi po sa ano, sa interview kay PNP Director General Romel Marbil, we mobilized a dedicated investigation team anya para habulin, tugisin yung mga tumulong kay Kibuloy and obstructed justice. Yung team will coordinate closely with the Police Regional Office 11 and conduct a continuous thorough investigation to ensure a solid case. Tapos, ang malinaw mga kababayan na nagtago kay Kibuloy, siyempre yung administrator. So, under investigation na ngayon, mga kababayan, tutugisin na si Maudigs, pati si Inday damay dito, mga kababayan, at si Bato, malamang madamay pa, pati si Bongo, lahat sila mga taga-Davao. At sabi nga natin, mga kababayan, yung ano po, yung Senate investigation, malinaw na distraction po yon. Buti na lang po, hindi nagpadala sa pressure ni Bato si General Torre. Gustong paatrasin po, i-pull out na daw. Tactical retreat yung term na ginamit ni Bato. Bakit hindi ka nga niya mag-tactical retreat na muna? Kasi wala man na niya, hindi man inyo nakikita, ginamit pa yung Senado. Ayun, napahiya silang lahat, mga kababayan. So lahat sila pala nagsisinungaling. O ngayon, papanagutin kayo sa batas. Comes now this thorough investigation na gagawin ng ating mga kapulisan. So tama lang po ito. Sabi ko nga, ginawa nilang they made a mockery of the justice system po. Pinaglaruan nila yung ating mga authorities. So sabi dito, this will involve anya meticulous analysis of digital evidence, testimonials, and documents. We will leave no stone unturned to bring justice to those who have enabled Kibuloy's evasion. Sasabihin na naman ninyo, political harassment ito ng mga police at ng Marcos administration.
Hindi na po obra ang ganyang mga depensa ninyo. Kailangang panagutan ninyo ang inyong mga ginawang kasalanan, ang pangbabastos ninyo sa ating mga otoridad. So sabi po dito, among the primary task of the team against Kibuloy's protectors, yung full story ng balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. We're collating and verifying social media posts, publications, and other relevant information about Kibuloy. Validating, authenticating these materials through DACG, gathering statements and affidavits from PNP personnel involved in executing the warrant against Kibuloy, securing testimonies from victims and complainants, and collecting documentary evidence from other agencies that may strengthen the case among others. Malamang madamay, pati yung mga vloggers nila, yung banateros, at yung mga taga-SMNI, si Badoy, tapos si Ka Eric, then si Banat Bay. Yung mga banateros po, malamang madamay po sa makasuhan po ng ating mga kapulisan sa pagtatago po kay Kibuloy. Pilit nilang nililihis yung ating mga authorities, hindi sila umobra po sa kanilang mga propaganda. Solid po yung ebidensya. Sinurveillance ng mabuti ng PNP. Kaya siguradong-sigurado po si General Torre, plus yung testimony mismo ng mga insider. May mga assets mismo sa loob yung PNP. At yung nag-tip na talagang nandyan niya, sila yung magkikinabang sa 14 million pesos lahat. 10 million kay Pacquiao yung patong sa ulo, tapos 4 million man yata yung the rest of the accused. Meanwhile, sabi dito, Marville said they mobilized the separate tracker teams to hunt down Roque
following the arrest order issued by the House of Representatives for failure to submit required documents providing that he has no connection, proving that he has no connection to the Philippine offshore gaming operators hubs. Sige pang daldal mga kababayan ni Roque, lalong bumibigat po yung kanyang kasalanan. So sabi ni Marbil, we have officially received the request from the House of Representatives and the PNP is fully committed to executing this order while adhering to our core mandate. Our fundamental duty is to respect the decisions of our democratic institutions and ensure human rights are protected throughout this process. Sabi po ni Marbil, our operation will continue, said Marbil in response to the questions on the failed attempt to serve the arrest warrant on Roque in his two houses in Metro Manila. We will not stop for as long as there is an order to arrest him. We will follow the orders. Kaya nangangayayat na si Attorney Harry Roque sa kakatago. Sumunod talaga sa yapak po ni Pacquiao. Wanted siya ngayon. Ngayon, sabi dito sa balita, two House leaders on Tuesday censured fugitive former presidential spokesperson Harry Roque for declaring that he would not surrender to the Quad Committee probing Philippine offshore gaming operators or POGOs, illegal drugs, and extrajudicial killings or EJKs, both saying that flight is an indication of guilt. So sabi po ni Santa Rosa City Congressman Dan Fernandez at saka ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers, leaders of Quadcom hit Roque for not being man enough to appear before the Quadcom, which cited him in contempt for failing to heed summons and refusing to submit subpoena documents related to his alleged involvements in POGOS. Barbers reiterated the importance of complying with the rule of law, especially for public figures and those in positions of influence. Sabi po ni Barbers, Roque should set an example anya to avoid accountability. Or set an example anya, not avoid accountability. If he continues to resist, it will only reinforce the public's perception that he is guilty of the allegations. Tama po. Sanay sila sa iwas posit. Pari-parias po ang kanilang mga ginagawa. Si Digong, iwas posit sa ICC. Yung Quadcom investigation, in-invite siya. Mga kababayan, tungkol sa mga EJKs, ayaw mag-attend. Pati si Bato. It is an indication of guilt, mga kababayan. Yan ang ibig sabihin niya. Ganon din si Pacquiao. Kung hindi pa masukol, hindi sumuko. O, ganon ngayon ang sinapit, mga kababayan, ni Roque. Indication of guilt. Si Inday, imbes na sagutin yung mga katanungan ng mga congressmen sa budget hearing, inis na po, hindi nag-attend, tapos nagpa-interview. Malinaw po na hindi kayang sagutin. It is an indication of guilt. Kasi umiiwas po eh. Ibukas po, mag-iimbestiga tungkol sa kanyang spending sa Office of the Vice President. Pinatawag na yung kanyang chief ng satellite office doon sa Pangasinan. And I think pati yung iba pang mga head ng kanyang satellite offices all throughout the country, lahat yata inimbita na. O di ba? Hindi pwede kayong umiwas. Sagutin ninyo ng maayos. Pag hindi, lahat yan, ikukontent at magiging wanted. Di ba? Magiging mga puganti kayo lahat. Sabi dito, both lawmakers expressed their determination to continue the Quad Committee's investigation, asserting that any attempt to undermine the process would be met with firm action.
Iko-contempt kayo sigurado. They reiterated their call for Roque to comply with the legal procedures and respect the House authority. At the end of the day, the truth will come out. The COAB's investigation will proceed with or without Mr. Roque's cooperation. Paliwanag ni Dan Fernandez. So during the Thursday's hearing po, last week, si Congresswoman Duistro nagsabi, it is anya the humble submission of this representation that the Quad Committee has established overwhelming circumstantial evidence showing the connection of Attorney Harry Roque to Lucky South 99, a POGO operation. Lucky South 99 is an illegal POGO firm in Purac, Pampanga, raided last June, where authorities uncovered evidence of human trafficking, torture, scam farms, matindi po, prostitution, porn hub, and various other illegal activities. Ngayon, nag-deny siyempre si Roque sa kanyang involvement sa POGO. But Luistro pointed out the stark contrast between his modest government salary and the sudden surge in his assets, including shares in Biancham's Holdings, a family-owned company. Biglang yaman po si Harry Roque. Nag-donate nga po ng 37 million yata yon sa kampanya ni Inday. Saan man niya yung kukunin? Di ba? Alangan man yung pinagbintahan niya, mga kababayan, ng lote. Sabi niya, magbinta siya ng lote. Binigay niya kay Inday. Maniwala kayo? So sabi po ni Congresswoman Duistro, that Roque's inability to explain the sources of his wealth would further bolster the evidence of his potential involvement in POGO operations. She also noted that the investigation could pave the way for legislative reforms, possibly revising laws such as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, the Anti-Money Laundering Act, Corporation Law, and even the Code of Professional Responsibility and Accountability for Lawyers. Eh, mali po yung mga akusasyon ni Harry Roque na witch hunt lang yung ginagawa at hindi man in aid of legislation. Ito nga po, sinabi na ni Congresswoman Luistro, kung ano yung mga batas na pwedeng amyendahan, pati yung Code of Professional Responsibility and Accountability for Lawyers. The committee has requested several documents from Roque, including the deed of sale for land in Montilupa Village, Paranaque documents on the transfer of a multinational village Paranaque, documents on transfer of Biancham shareholdings, the extrajudicial settlement of his aunt's estate, Salens from 2016 to 2022, and his 2018 income tax return. Kaya po, nagtago na siya. Mabubuking yung kasinungalingan niya, mga kababayan. Mabubuking ng Congress, kaya nagtago na lang. Ang nangyari ngayon kay Harry Roque, yung run Sara run naging run Harry run. Abang may lupa, napatakbo, mga kababayan, bigla si Harry Roque. Yung filing nasa sa October pa, nauna na siya na tumakbo. Hindi sa eleksyon, kundi tumakbo patakas, mga kababayan, para hindi mahuli ng mga pulis. Ayan kasi, ang tatapang kasi ninyo. Ito ngayon ang inabot ninyo, mga maisog. So sabi dito sa balita, during one of the previous hearings, Luistro questioned Roque's business activities and financial records, pointing to significant inconsistencies between his declared assets and those of Biancham Holdings. Roque's assets reportedly surged during the POGO boom under the administration of former President Rodrigo Roa Duterte.
which raised further suspicions. He claimed the increase is his assets came from selling a family property in Paranaque City, but lawmakers remained skeptical. Roque also denied being the lawyer for Lucky South 99, stating his client was Whirlwind, a Pogo service provider. However, documents presented to the committee suggested he had dealings with both companies. Uling-uli na po, masosokol na si ano, si Harry Roque sa congressional investigation ng Quadcom. Kaya nagtago na siya. Yan po ang malinaw, mga kababayan. Kasi wala ka man pong ano, itinatago, ba't hindi mo harapin squarely? Napakagaling mong abogado, sabi mo. International lawyer ka. Minsan nga, gusto mo pang tinuturuan mo pa yung mga congressmen. Hindi umubra yung angas mo. O ngayon, mas magaling itong si Luis Troy. Napakahusay pong abogada. Sige nga niya, kung talagang totoo yung sinasabi mo, isubmit mo itong mga documents na to, pati yung iyong salen. Magkaalaman tayo. Ayun, biglang tumakas po si Atty. Harry Roque. Hindi na nagpakita. Nangayayat po sa kakaisip kung paano niya malulusutan ito. Pumasok kasi kayo sa alanganin. At ang problema ninyo, ang pagkakamali ninyo, inaway-away ninyo yung gobyerno. Yung administrasyon, siniraan ninyong siniraan. Kapag ikaw ay may mga itinatagong kasalanan, manahimik ka na lang kasi. Kaya lang, huli na ang lahat. Kayo ang nagsimula nito. Kaya ang lahat ng kinakaharap ninyong problema, kayo man lang po ang may gawa. Sabi nga dito sa amin, day nga ni magparairo, nga ni day maramog kiudo. Ano niya yun, Mr. Maravillas? Huwag ka niya ang magaslaw kasi, yung batang magaslaw po. Para hindi ka niya, ano yung Tagalog ng maramog? Yung dumi po, na parang ano, parang napahidan ka sa buong katawan ng dumi ng tao. Yan ang kasabihan dito sa amin. Noy, day ngani magparairo, ngani day maramog kiudo. Huwag magaslaw para hindi madumihan. Ang gagaslaw po kung ano-ano mga pinagdadaldal ninyo at ayaw pang tumigil ni Harry Roque. Gumawa pa, mga kababayan, ng panibagong video. Ito, alatang-alatang stress na siya masyado, mga kababayan. You see, at ngayon, sa pagbuo ng special teams ng PNP, natutugi sa iyo at sa kayong mga involved sa pagtago kay Pacquiao, ay talaga pong pumanda kayo ngayon. Tutugisin kayo na parang mga tulisan ng ating mga polis. Hantingan na po. Ito, pakinggan natin yung statement ni ano, ni Congressman Ace Barbers. Sa Kongreso. Yun nga, ang narinig naming balita, siya daw ay aakyat sa Korte Suprema at kikwestiyonin yung pagsasite ng content ng Quadcom. No? Ako naman kasi, dapat magpahuli muna siya bago siya mag-file ng petition before the Supreme Court. Kasi hindi pa appropriate ngayon para sa kanya to go up to the Supreme Court. Kasi wala pa namang justiciable issue, no? So dapat nandito muna siya, no? Either pumunta siya rito, o hindi kaya ma-produce siya ng PNP, o kung sino man, ng Sergeant at Arms, o kung sino man ang nag-aanap sa kanya.